What is up mga kaninuno? Gusto ko lang magpasalamat kay Miss Abuganda para sa comment na to. At kay Stephen Mark Puentes para sa comment na ito. Siya kasi yung pinakaunang nag-comment sa isa nating channel na Alpha Styles. And since nag-promise ako na kung sino yung magsusubscribe at magko-comment ng done sa channel na yon, ay bibigyan ko ng shoutout. Siyempre, gagawin ko yon. And I have 124 comments. Sobrang dami nun. I-upload ko yung shoutouts ng 124 na nag-comments sa aking FB page at Instagram account. Makikita nyo sa screen. Jameson 1, ang ninuno, Alpha Styles. Or para mas madali, click nyo yung description box. Makikita nyo yung link ng FB page at Instagram account. Kung saan ididirect kayo niyan, doon mismo sa page at Instagram. At malay mo, kasi malapit na yung 1 year ng channel na ito ng Ang Ninuno, baka ikaw pa yung manalo ng i-re-release kong Ang Ninuno shirt. Simple lang ang gagawin. Kailangan naka-follow ka sa lahat ng ating social media accounts to stay updated. At dahil alam kong sabi ka na sa ating istorya, huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Marlon. Nangyari ito sa lugar ng Sikihor. Ako nga pala si Marlon. 23 years old. Mahilig magpunta kung saan sa ang lugar. Halos nalibot ko na nga yung buong Pilipinas. Gusto ko din sanang pumunta sa ibang bansa pero ayon kasi sa mga magulang ko, mas mabuti na daw na libutin ko muna yung sarili kong pinagmulan bago pumunta sa bansa ng mga dayuhan. Mas mabuti daw na matuto ka ng mga lugar at kaalaman, kultura at gawi ng mga Pilipino kaysa gawi ng ibang tao. Hindi naman sa hindi mo gugustuhin makasalamuha yung mga dayuhan pero ayon din kasi sa mga magulang ko noon, yun daw kasi ang problema ng bansa. Yung mas inuuna pa yung iba kaysa sa sariling atin. Mga aktivista kasi yung mga magulang ko. At talagang lumaban sila para sa kalayaan ng ating bansa. Batay daw kasi sa pag-aaral nila nung mga nagdaang henerasyon. Simple lang naman daw ang problema ng bansa. Kaya hindi tayo umuunlad. Kulang kasi sa kaalaman ng mga Pinoy. Hindi nabibigyan ng tamang edukasyon. Kaya madaling nauuto. Hindi na ituturo ang kahalagahan ng sariling kultura at identidad. Kaya kulang sa pagkakakilanlan. Hindi kasi natuturuan kung ano nga ba talaga ang pagiging Pinoy. Kung ano nga bang meron sa Pilipinas. Kaya hindi nakikilala ang sariling bansa. Kaya pinapabayaan. Kaya hindi inaalagaan. Kasi hindi mo naman kilala eh. Diba ganun naman yon? Kapag hindi mo kilala ang isang bagay, hindi mo minamahal. Kaya mo mahal ang isang tao kasi kilala mo siya. Hindi dahil nagandahan ka lang sa kanya. Pareho lang din yon sa ating bansa, sabi ng mga magulang ko. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, dapat kilala mo siya.
at ginagamit mo ang kanyang wika. Kaysa nagkakandarapa ka sa pagsasalita ng Ingles na mali-mali naman, o di kaya pagsasalita ng ibang lingwahe na hindi mo naman maintindihan. Bayan mo muna bago bayan ng iba. Kaya din nakahiligan ko talaga ang pagpunta sa iba't ibang lugar. Dito mismo sa ating bansa kasi marami ka talagang matututunan na hindi mo rin makukuha sa apat na sulok ng silid-aralan. Iba kasi talaga kapag nagpupunta ka doon sa lugar. Yung mga gawin nila, kung paano sila nabubuhay sa araw-araw, makikita at mararanasan mo. Para kasi sa akin, ang pagpunta sa mga probinsya, pangalawa na lang yung ganda ng lugar. Ang pinakauna mo dapat gawin doon ay mamuhay ng kagaya sa kanila. Mamuhay kung paano sila nabubuhay sa araw-araw. Kasi doon mo makikita ang kanilang kultura. At doon ka din matututo ng bagong kaalaman. Palaging solo lang ako kung umaalis. Wala na rin kasi akong kasama sa buhay. Wala na yung mga magulang ko. At nag-iisang anak lang din ako. Tapos yung mga kamag-anak ko pa, wala naman dito sa Pilipinas. Hindi kinaya yung korupsyon eh. Kaya lumipat na lang ng ibang bayan. Kaya hindi din sila nagkasundo ng mga magulang ko. Pero itong pagbisita ko sa Siquijor, unang beses kong sumabay ng group tour, tapos isang linggo pa, meron akong makakasama sa tutuluyan kong bahay. Ang akala ko nga marami kami eh. Saka mga lalaki ang makakasama ko. Pero kapag siswertehin ka nga naman, dalawang babae ang kasama ko. Pareho pang maganda. Si Alma at Christine. Hindi katangkaran pero mapuputi, singkit, at maganda ang katawan. Ito yung tipo ng mga babae na matutulala ka kapag dumaan sa harapan mo. Kasi ang kinis talaga ng balat. Saka ang ganda ng mukha at katawan. Kayang-kaya nilang dalihin kahit maliit pa sila. Tapos ang galing pumorma. Mula sa airport ng Manila, hindi ko sila nakasabay. Nagkita-kita na lang kami doon mismo sa Dumaguete. At sabay na kaming bumiyahe papuntang Siquijor. Unang kita ko pa lang sa dalawa, natulala ako. Kasi yung suot nila, kita yung tiyan. Parang mga turista talaga. Tapos napaka-friendly. Hindi naman ako nila kakilala pero parang antagal ko na silang kaibigan kung kausapin ako. Kaso nga lang, nung nagsalita yung Christine, doon ko lang nalaman na binabae pala. Hindi totoong babae. Lalaki pala. Pero kung titignan mo, mukha talaga siyang babae. Mabuti na lang. Sobrang ganda nung Alma. Kaya hindi ko na masyadong pinansin yung Christine. Halos isa't kalahating oras yung biyahe papuntang Siquijor. Napakadami nilang kwento sa akin. Kung gaano sila ka-excited doon sa lugar. Kung ano yung mga gusto nilang puntahan.
eh ako naman. Hindi kasi ganon ang plano kong gawin. Hindi lang ako pumunta doon para lang sa magagandang view. Mas gusto ko sanang makasama yung mga taong nakatira doon, tapos tignan kung paano sila mabuhay sa araw-araw. Pero dahil malakas talaga yung hatak nung alma, mukhang magbabago yung plano ko. Kuya, ayos ka lang ba? Baka nahihiya ka sa amin ni Christina. Ganito kasi talaga kami eh. Madaldal. Oo nga kuya. Pasensya ka na ha. Excited kasi kami talaga eh. Matagal na naming plano ni Alma na pumunta dito. Napaka-busy kasi ng tao na yan. Kaya ngayon lang kami natuloy. Ay, hindi. Ayos lang naman. Mas maganda nga eh. Meron akong nakakausap. Palagi kasi ako mag-isa kong umalis eh. Ngayon ko lang nasubukan na group tour. Yung merong kasabay. Talaga? Yun naman pala eh. Sa palagay ko, magiging maganda yung pagstay natin dito sa Sikihor. Enjoy lang tayo. Yung ngiti ni Alma, talagang ang hirap hindi tignan. Sobrang ganda at ang cute niya kasi. Sayang nga lang kasi merong kasamang kaibigan na akala ko babae din. Nakakamagnet yung personality ni Alma. Kaya naman, mukhang magbabago talaga yung plano ko. At baka hindi ko din ma-enjoy yung view kasi mas pipiliin kong tignan na lang si Alma. Pagkarating naman namin doon sa lugar, kaagad kaming inasikaso nung may-ari ng bahay na tutuluyan namin. Ayun! Hindi kagandahan yung bahay, kagaya nung sa Maynila, pero pwede na to. Kung magbabakasyon lang naman kayo ng ilang araw. Dalawa ang kwarto dito. Tatlo lang naman kayo. Magsama na lang yung dalawang babae sa isang kwarto. Tapos ikaw, Pogi, dito ka na lang sa kabila. Narito ang lababo. Ito ang CR. Ayan ang lamesa. Pwede kayong kumain. Tumambay. Malamig naman dito sa lugar. Kahit walang aircon, presko. Maganda ding tumambay kayo dyan sa labas, oh. Kitang-kita nyo yung view. Ang lawak, di ba? Kita nyo rin yung paakyat sa bundok. Ay, Manong, malayo po ba dito yung beach? Ilang minuto po kapag pupunta doon? Ah, yung dagat. Malapit lang. Pwede namang lakarin. O mag-tricycle na lang para mas mabilis. Baka mapagod kayo kagad eh. Ay nga pala, doon lang yung bahay ko sa kabilang kanto. Kapit-bahay niyo ko. Layo-layo pa kasi yung bahay dito. Halos isang kanto ang pagitan. Pero para sa amin, malapit lang yun. Kahit sumigaw na lang kayo kapag merong kayong kailangan. Maririnig ko naman yan. Oh, sige ah. Magpahinga muna kayo. Babalikan ko kayo mamaya para ituro sa inyo kung paano maggala dito sa lugar. Punta tayo sa beach. Mauna na ako ha. Marlon, okay ka lang dyan sa kwarto mo? Dito na lang kami ni Alma. Nakakatawa si Manong. Akala niya babae din si Christine. Pero hindi ka ba matatakotin? Magkatabi lang naman yung kwarto eh. Diba? Sabi kasi nila, kapag probinsya daw, maraming aswang. Diba mahilig kang mag-travel? Nakakita ka na ba ng aswang? Totoo ba sila? Sa tinagal ko ng pagta-travel, wala pa naman eh.
Wala naman akong nakita. Pero maraming kwento. Hindi lang tungkol sa aswang, ha? Kahit yung mga iba pang elemento. Engkanto, nuno, kapre. Marami eh. Mapaglaro daw yung mga yon. Kaya dapat nag-iingat ka din. Sabi kasi ng matatanda, kapag nagustuhan nila yung tao, kukunin daw yung kaluluwa mo. Hala? Talaga? Ang galing naman nun. Gusto kong makita. Hindi kasi ako matatakotin eh. Saka, hanggat hindi ko nakikita gamit ng mata ko, ang hirap maniwala, di ba? Oy, doon muna ako sa labas, ha? Baka makakita ko ng gwapo. Gusto kong matikma ng katas ng sikihor. Ayaw ko dyan kay Marlon. Kasama natin eh. Hindi talo. Kayong dalawa na lang. Bagay naman kayo eh. Sige na nga. Dyan na kayo mga bakla. Aaura na ako dito sa labas. Nag-ayos muna kami ng gamit sa kanya-kanyang kwarto. At nagpahinga din sandali. Pagsapit naman ng alas tres ng hapon, bumalik na si Manong sa bahay. Kumusta naman kayo? Tara, punta na tayo sa dagat. Siyempre, di ba? Yun ang pinunta nyo dito. Mabilis lang yun. Saka, tuwalya na lang ang dalin nyo. Wala kasing banlawan doon. Dito din kayo magbabanlaw sa bahay. Yun! Excited na talaga ako dyan, Manong. Uy, Christine! Tara na! Nagulat ako sa suot ni Alma kasi normal na shorts lang. Tapos, makapal na t-shirt. Hindi siya nagtupis. Pagkarating naman namin doon, dumiretso na kaagad sa tubig yung dalawa. Wala namang masyadong tao doon kasi hindi peak season nung mga panahon na to. Manong, ano po bang masarap na pagkain dito? Isa kasi yon sa pinunta ko eh. Aba, mahilig ka palang kumain ha? Pareho tayo. O sige, dito muna kayo. Babalik na lang ako. Bibili lang ako ng sangkap. Ipagluluto ko kayo ng binisayang manok. Masarap yun dito sa lugar namin. Hala, talaga po Manong? Maraming salamat po ha. Sige po, antayin po namin kayo dito. Buti na lang, mabaitong si Manong. Grabe, ang ganda ni Alma. Dito na lang kaya ako sa malayo para pwede ko siyang titigan. Hoy! Lalaki! May gusto ka doon sa babae, ano? Ikaw, ah! Sa palagay ko naman magugustuhan ka rin yan. Gwapo ka naman eh. Kapareho ko. Oh, diba? Gwapo ako. Ay, magandang hapon po. Marlon po pala ang pangalan ko. Kayo po. Sabi na nga ba eh, hindi kayo taga dito. Mga turista. Tawagin mo na lang akong Tapio. Eh yung iba kasi, tawag sa akin Lolo Tapio. Kasi mukha daw akong bata. Ay, Diyos ko. Maniniwala ka pa ba? Mukha akong bata. Opo naman, naniniwala po ako. Parang ang lakas-lakas niyo pa nga po eh. Aba bakit? Doon ba sa lugar niyo? Kapag matanda na, hindi na ganito kalakas. Ay, alam mo ba? Kaya ko pang umakyat yan sa bundok na yan. Doon ako nakatira eh. Bumababa lang ako minsan dito. Kapag magkakaroon ng problema.
biglang tinawag ni Alma si Marlon. Kaya nawala ang atensyon niya kay Lolo Tapio. Pagbalik naman niya ng tingin kay Lolo, wala na ito sa tabi niya. Hala, nasaan na yun? Sikausap ko. Lolo Tapio! Ano yun? Ano ba yung huling sinabi niya? Magkakaroon ng problema? Marlon! Marlon! Alika na dito! Ano ka ba? Sayang punta natin kung hindi ka maliligo sa dagat. Tara! Nawala yung atensyon ni Marlon kay Lolo Tapio kasi yung suot ni Alma na shorts at t-shirt, sa loob pala nun, meron siyang tupis. Kaya naman, dumiretso na si Marlon doon sa dagat. Ilang oras din ang tinagal nila doon. Ayan, Alma! Ayan, oh! Ayan yung nakausap ko kanina. Yan yung lalaki. Tatawagin ko, ha? Psst! Pogi! Pogi! Halika! Uy! Kumusta? Siya ba yung kaibigan mo? Oo nga, no. Maganda siya. Raymond pala ang pangalan ko. Bisita kayo? Dito sa lugar namin, ano? Alma nga pala. Oo, mga bisita kami. Eto pala si Marlon. Naturo pala sa akin ni Christine kung saan kayo tumutuloy. Malapit lang ako doon. Pwede ko kayong bisitahin mamayang gabi. Umiinom ba kayo? Ay nako, kung hindi mo na ipagtatanong, etong si Alma, kahit ilang alak ang ipainom mo dyan, hindi malalasing. Kaya magdala ka ng marami. Ganun ba? Sige. Maganda yan. Ikaw pare, minom ka ba? Ay, pasensya na. Hindi ako umiinom pare. Pas ako dyan. O sige. Bale, tatlo lang tayong magiinom mamaya. Ayos to. Puntahan ko na lang kayo sa lugar nyo mamaya. Una na ako. Alma, mamaya ah. Uy girl, type ka nun. Pagbigyan mo na. Para makatikim ka naman ng sikihor. Tumigil ka nga. Nakakahiya to. Ano ka ba? Minsan lang to. Hindi nga natin alam kung babalik pa tayo dito eh. Kaya, go lang ng go, girl. Ay, ano? Christine, Alma. Andyan si Manong. Tinatawag tayo. Ayos na ba kayo? Madali lang naman ang pabalik sa bahay. Sasabay na ba kayo sa akin o dito muna kayo maglalangoy? Opo, Manong. Dito na lang po muna kami. Alam naman na po namin pabalik. Uwi na lang po kami mamaya. Ako po, Manong. Sama na po ako sa inyo. Gusto ko pong makita eh. Kung paano magluto. Yung sinasabi niyong binisayang manok. Alma, Christine. Kita na lang tayo sa bahay ah. Una na kami ni Manong. Medyo nawala yung interes ni Norman kay Alma kasi mahilig talaga siya kapag matututo na ng bagong kaalaman. Lalong-lalo na kapag tungkol doon sa lugar na pinuntahan niya. Oh, eto ang bahay ko. At ito ang aking dapog. Alam mo ba kung ano yung dapog? Dapog? Ano po yung dapog, Manong? Ang ibig sabihin ng dapog, eh lugar kung saan merong apoy. Lugar kung saan pwede kang magluto. Parang dirty kitchen. Ah, yun pala yun? Dapog?
Ayos po, Manong, ah. Nakakatuwa po yun. Bagong salita. Dapog. Oh, manood ka. Papaliwanag ko sa'yo kung paano lutuin. Matagal to, ah. Ilang oras to. Kaya nga, kapag nagluluto ka nito o magpapaluto ka nito, dapat advance order. Alam mo ba? Fresh lahat to. Lahat ng sangkap. Tignan mo. Amuyin mo. Fresh lahat yan. Specialty ko yata to. O ganito ha. Una, maggisa ka ng luya. Tapos, sibuyas, sili o bell pepper. Tapos, lalagay mo yung tanglad, kamatis. Painitin mo muna ng konti, tapos pwede mo nang ilagay yung manok. Haluin, haluin, haluin lang. Pero wag masyado ha, baka madurog yung manok eh. Ang pangit kaya kumain ng durog na manok. Tapos nyan, lagyan mo ng asin. At pwede mo na rin ilagay yung pigang gata. Takpan! Hayaan mo muna ng isang oras. Ayan, lutuin muna natin ha. Aba, ayos po Manong ha. Gamay na gamay niyo yung pagluluto. Nakakatawa po. Ay, pero maiba po ako Manong. Nga pala, yung mga kasama ko kanina, meron silang nakausap. Magiinuman daw sila mamaya. Ano bang pangalan nun? Raymond. Raymond ata yung pangalan. Ano? Si Raymond? Naku. Sana hindi nyo kinausap yun. Hindi ko ramdam yung tao na yun eh. Hindi ko kasi maintindihan. Ano po? Bakit po Manong? Ano po bang meron sa tao na yun? Hoy! Baka sabihin mo, chismoso ako ha. Natutuwa lang talaga ako sa'yo. Kaya dinala pa kita dito sa bahay at tinuruan. Natutuwa kasi ako sa mga taong gustong aralin kung anong meron sa lugar namin. Pero yung Raymond kasi, alam mo, minsan mabait. Minsan hindi. Hindi mo malalaman yung ugali nun. Saka, iba kasi tumingin yung tao na yun eh. Parang laging may masamang plano. Alam mo, nung minsan nga may nakaaway yun. Nagkaroon ng sakit. Hindi malaman kung ano. Namatay. Hala, talaga po Manong? Pero, naniniwala po ba kayo sa mga elemento? Yung mga mangkukulam? O mga aswang? Oo naman. Talamak yan dito sa lugar namin. Maraming takot sa mga ganong paniniwala. Kaya mas mabuting mag-iingat ka. Saka, huwag ka nang dumikit kay Raymond. Hayaan mo na lang yung mga kasama mo. Babae naman yung mga yun eh. Saka, ngayon ko lang nalaman na binabae pala yung isa. Pakiramdam ko wala naman siyang masamang gagawin doon. Ikaw siguro meron. Lalaki ka eh. Gwapo pa. Pero teka, pwede na siguro to. Oo. Oh. Ayan. Pero hindi pa tapos yan, ha? Ilagay mo uli yung isa pang gata. Hayaan mo uli. 30 minutos. Matagal pala talagang gawin to, Manong. Halos 2 o 3 oras. Sabi ko sa'yo, eh. Kaya nga kailangan advance order. Lumipas pa ang ilang minuto. Natapos na din ang kanilang pagluluto. Grabe! Sobrang sarap nito, Manong. Nagahalo yung anghang, tanglad, gata. Sobrang linamnam. Ang galing mo magluto, Manong, ah! Pwede ko po bang dalhan yung 2? Maganda pong matikman nila to. Oo naman! Para sa inyo yan. Sige na, dalhin mo doon. Bukas, babalikan ko kayo. Punta naman tayo doon sa bundok. Maganda doon.
Malayo pa si Marlon doon sa bahay. Naririnig niya na yung tawanan doon. Batay sa tunog, parang maraming tao. Saka, nakainom na ang lahat. Pagpasok niya naman, merong kasamang dalawa pang lalaki si Raymond. Uy, Marlon! Andito ka na pala? Tara! Sama ka sa amin. Dito ka oh, sa tabi ko. Pansin ni Marlon na masama ang titig sa kanya nung tatlo. Lalong-lalo na si Raymond. Uy! Pare! Tara! Halika dito, shot ka. Sayang naman yung dala naming alak. Marami to eh. Naku pare, pasensya na ha. Alma, sorry. Hindi kasi talaga ako umiinom eh. Ano? Alam mo ba, dito sa amin masamang tanggihan yung mga alok. Kasi parang pinapahiya mo kami sa lugar namin. Biglang natahimik ang lahat sa sinabi ni Raymond. Talagang seryoso yung mukha niya habang nakatitig kay Marlon. Ano pare, pasensya na talaga ha. Hindi naman sa pambabastos pero hindi kasi talaga ako pwedeng uminom eh. May problema yung katawan ko pagdating sa alak. Ay nga pala, eto, meron akong dalang pagkain. Niluto ni Manong. Masarap to pang pulutan. Sige ah, tuloy na ako sa kwarto. Pasensya na uli. Ganun ba? Sige pare. Salamat ha. Ingat ka. Ay, matutulog ka na Marlon? Oo Alma. Pasensya na ha. Sige, una na ako. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Hindi pa rin sila tapos mag-inuman sa labas. Hindi naman makatulog si Marlon kasi sobrang ingay nila. Walang tigil sa pagtawa. Etong Raymond, napakadami ding kwento. Maya-maya pa, 12:00 na. Ganun pa rin. Kaya pinilit na lang matulog ni Marlon kahit maingay. Makatulog man siya, pagising-gising. Kasi biglang lumalakas yung tawanan nila. Hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng gabi. Hindi na nakapagpigil si Marlon. Lumabas na siya ng kwarto. Pero pagbukas niya nun, wala nang tao sa labas. Nung silipin naman niya yung kabilang kwarto, tulog na si Alma saka Christine. Pero rinig na rinig niya na merong nag-uusap bago siya lumabas. Biglang kinilabutan si Norman. Hanggang sa biglang humangin at gumalaw yung kortina doon sa bintana. Nakatiwangwang yon at bukas na bukas. Nilapitan ni Norman yon para isara. Kita niya doon sa bintana yung daan paakyat doon sa bundok. Bago niya tuluyang masara, nakarinig siya ng kaluskos doon sa puno. Napalunok siya ng malalim. Mas tinitigan pa niya yung puno. Parang merong nabubuong imahe doon. Mukha ng isang malaking nilalang na merong mahabang balbas. Sa hindi namang malamang dahilan, bigla niyang nasara yung bintana. Tapos tinakpan niya ng kurtina. Sabay takbo pabalik doon sa kwarto niya. Nagtalukbong siya ng kumot
at natulog na din. Kinabukasan naman ng araw na yon. Marlon, buti naglinis ka kagabi. Kasi sobrang dumi dito eh. Pasensya ka na ha. Hindi na kami nakapaglikpit. Ang daming kalat. Nalasing kasi eh. Ha? Ako? Naglinis kagabi? Anong oras? Hindi ako naglinis. Nako, nahiya pa to kay Alma umamin. Nakita ka niya kagabi. Nakasuot ka pa nga ng itim na damit eh. Pero nagpalit ka na kaagad. Puti na yung suot mo ngayon ah. Salamat Marlon ah. Saka pasensya ka na uli. Bawi na lang kami sa'yo. Uy! Kumusta kayo? Handa na ba kayo? Akyat tayo ng bundok! Ay manong, meron kaming ibang pupuntahan eh. Ipapasyal daw kami nila Raymond kasama yung iba pa niyang kaibigan. Doon na lang po kami sasama. Ganun ba? Ay, kayong bahala. Ay, Manong! Sa'yo na lang po ako sasama. Gusto ko pong umakyat doon sa bundok eh. Ayos lang po ba? Oo naman oh! Siyempre! Malakas ka sa akin eh. Ikaw pa ba? Ay, sandali lang po ah. Magsi-CR lang po ako. Excuse me. Ikaw, Alma. Gusto mo bang sumama sa amin ni Manong? Masaya dun. Akyat tayo sa bundok. Gusto ko nga din eh. Sana. Kaso hindi ko naman pwedeng iwan si Christine. Pero gusto ko talagang sumama sa inyo. Tao po! Uy, Manong. Dito ka pala? Ano, Alma? Alis na tayo. Nga pala, Manong. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa mga bisita mo. Hindi sila mapapahamak. Ikaw, pare. Sasama ka ba sa amin? Hindi, pre. Akit kami ni Manong sa bundok eh. Kaya magkaiba tayo ng lakad. Ganun ba? Ay, sige. Mag-iingat kayo ha. Nauna kaming umalis ni Manong. Halos isang buong araw kaming nasa kabundukan. Makapigil hiningang tanawin ang nakita ko doon. Marlon! Sandali lang ha. Iihi lang ako doon banda. Doon ako sa likod. Bawal dito eh. Dito ka lang ha. Huwag kang alis. Baka mawala ka. Maya-maya pa. Meron akong napansin sa dulo ng talahib. Parang merong kumikislap doon. Nung silubukan kong lapitan, merong sumasayaw na maliit na tao. Hoy! Ikaw na naman ha! Bulaga! Nagulat ka no? Nakita mo yung mukha mo nung nagulat. Ang pangit! Andito ka pala. Hinahanap mo ko, no? Ikaw ah, may gusto ka sa akin, ano? Kaya umakyat ka ng bundok. Ay, Lolo Tapio. Lolo Tapio po yung pangalan niyo, di ba? Ala, dito po pala talaga kayo nakatira sa bundok? Akala ko nagbibiro lang kayo. Oo naman. Anong gagawin ko dito kung hindi ako nakatira? Kumain ng hangin. Batang to. Hindi naman po sa ganun. Pero nakakamangha po talaga. Grabe. Sa bundok po kayo nakatira? Ay, nako. Sandali ah. Oh, tignan mo yun oh. Yun, sa malayo. Biglang tinapik ni Lolo Tapio yung likod ni Marlon. Sa hindi niya malamang daylan. Napapikit siya matapos nun. Hanggang sa
Lolo Tapio. Hala ka. Asan na naman yun? Halo! Nako, Marlon! Umaambo na! Tara, bumaba na tayo! Delikado dito kapag umulan ng malakas. May hirapan tayong bumaba. Tara na! Hindi, ano, Manong? Meron akong nakita eh. May kausap ako. Tara na, bilisan mo na! Tumakbo ka na dyan! Habulin mo ako! Hindi mo alam pababa! Maliligaw ka, dali! Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Marlon. Nahanapin pa si Lolo Tapio. O itanong man lang kay Manong kung kilala niya ba yung tao na yon. Pagbalik naman nila ng bahay, kung saan tumutuloy si Marlon, naabutan nilang nakahiga sa kama si Alma. Pulang-pula ang mukha nito at naghahabol ng hinga. Oh! Anong nangyari dito? Bakit ganyan yung itsura niyan? Hindi ko alam. Basta pag-alis nila Raymond, natulog muna siya, napagod daw eh. Tapos, ganyan na siya. Hindi ko naman makita si Raymond. Baka napagod lang siguro. Napagod? Eh bakit ganyan yung itsura? Tignan mo, pulang-pula. Nakakainga pa ba yan? Baka mayroon kayong nakain. May allergy ba to? Hanggang sa umubo ng paulit-ulit si Alma. Tapos, merong lumalabas doon na isang uri ng itim na insekto. Relax lang mga kaninuno. Masyado kasing mahaba yung istorya ni Lolo Tapio kaya hindi talaga kakayanin ng 40 minutes lang. Pero huwag kayong mag-alala kasi upload din natin kaagad yung susunod na parte. Simpleng tanong para sa kwento na to. Sino kaya si Lolo Tapio? Saka, ano kayang nangyari kay Alma? Shoutout naman para sa comment na ito. Sila ang aking napiling i-feature sa nakaraang nating upload na Bawang Aswang True Story. Shoutout kay Pambansang Tagabati, Gracious Grace, Darna Taduran, at Carlo Datul. Salamat mga kaninuno sa matalinong komento. Kaya naman, para sa inyo mga kaninuno, comment lang kayo. At malay nyo, kayo yung ma-feature sa susunod nating upload. Yan lamang. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.